Yung manok, ah, yung feeds, yun lang naman ang kailangan eh. So, every 1,100 na yun, sir. Oo, ang capital mo na lang. Oo, kasi ang Assisi yung yan, 30, ano lang eh, 32 eh, sa Manila, ewan kung magkano dito. So, yung iba nakukuha lang ng 25. So, ang ano nun, pag 32 o 33 yung ano mo, so, gagastos ka lang ng 1,200 at the most. So, may 10 ka. Tapos on every 30 days o 32 days, harvest ka na. So, kumbaga, every month, meron para ka sumusweldo, di ba? Tapos, ibebenta mo ng market price. O kaya, kahit below market price, magkano ba ang dressed chicken dito ngayon? 120 yata siya. Oh, napakamahal. Mahal na yun. Sa Binyang, 105 lang eh. Biruin mo, ide-dress mo, kikita ka ng mga siguro sa isang ulo, mga 60 pesos. Yeah. Oh, eh kayo naman, pinamigay mo, huwag mo pamigay. Hindi ko pinamigay, sir. Pati yung sample, sir, 600 yun. Oo, kaya nga, kikita ka ng 600. So, kung every 20, month yun, ha, every month. So, kung meron kang, ipisahan mo lang muna sa malaga 20 siguro. Malaga na yung magalaga ni Eric. Oh, yun. Kasi may benta si BG ngayon ng broiler chicks. Mga, ayun, pala, oh, yan, tama. Sibigay mo sa akin, sir, yung 10, para kuhan. Sige. Para mabigay ko rin yung may estudyante ko na kuhan. Oo, oh, maano nila, maasunda nilang ano. Talaga yung magkaganda nung kuhan nga to be, yung hindi malansa yung karne. Oo, tsaka manipis ang taba. Masarap ano. Sabi nila. So, sa manok, kambing, itik, ano pa, meron pa kayong nasubukan? Ayun lang, sir, tatlo. Ayun lang, okay. So, tapos, yung mga dumi nung ano, yung mga ipot at saka dumi nung kambing natin, saan nyo ginagamit ulit? Dito po sa napier namin, sir. Napier grass. Para pampakain naman pampakain dito. Maganda naman ng ano, maganda ang... Maganda ang tubo nila. Instead na bimili kami ng kwan, ng chicken manure or... Hindi yung pampataba. Ayaw papataba. O yan, self-sustaining na kasi sa ipot doon, no? Tsaka sa kanilang kaya dumi rito. Okay, sige.